Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dad Rick again, talking about the reality of life. And before I start, I would like to say mega shout out to all my subscribers, and thank you very much to all of my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe, and don't forget to hit that bell and put it in all so you won't miss any new updates from me. Okay, ayan. This topic medyo hindi tayo masyadong magbibigay ng ating punto de vista. Hahayaan natin na ang sinabi ng isang abogado, sasagutin ng isang abogado. Ayan, para mas maganda-ganda yung ano. The only thing that I would like to say is do sa maririnig natin na panawagan ni Atty. Chel Diokno is ano bang kalayaan natin ang dapat nating bawiin? Hindi ko rin makuha eh. Malayang-malaya nga kayo, di ba? Kalalabas dyan sa lansangan, gumawa na kung ano-ano, magsisigaw, magnangawa, di ba? Magbubusa. Ano bang kalayaan? Sumobra na nga tayo sa demokrasya, disiplina nga ang nawala sa mamamayan. So guys, para mas maging malinaw ang panawagan para bukas, no? Sa mga kabataan, mga magulang, bantayang mabuti ang inyong mga anak. Wag silang hayaang maligaw ng landas. Be a responsible parent. Okay? So, we will start with our short intro and directly to our topic. Thank you. Sa darating na araw ng kalayaan, marami tayong tatalakay na issue. Nandyan yung anti-terror bill, nandyan yung mga warrantless arrest, nandyan yung mga atake sa Facebook, at marami pang iba. Pero huwag sana natin kalimutan mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Our nation was built on the blood, the sweat, and the pain of those who came before us. Many of them young people like you. At huwag din sana natin kalimutan yung tunay na problema ng ating bayan. Pagkain, problema ng trabaho, problema ng kalayaan, at problema ng hustisya. Sa June 12, sama-sama tayong kumilos. Mula 9 ng umaga hanggang 11 ng umaga, sabay-sabay natin ipaabot sa ating pamahalaan ang ating mga hinaing at salubin. Panahon na nabawiin natin ang ating kalayaan. At huwag panghinaan, lilipas din ang mga hamon. There's always hope. We will always choose to do good, to fight for what is right, to fight for every inch of our freedom. Your voice counts. Every voice counts. Magandang umaga. Ako po si Trixie Cruz Angeles para sa Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Hindi po scheduled ang live na ito. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko kasi may lumabas po na video si Atty. Chel Diokno na naghihikayat ng kabataan para sumali sa rally Araw ng Kalayaan. Kailangan daw maraming bagay ang pag-usapan dahil ito yung quote niya ha. Our nation was built on the blood, sweat, and the pain of those who came before us, many of them young Filipinos. Sa June 12, bawiin natin ang kalayaang pinaglaban nila. Ipaabot natin ang mga saloobin natin gamit ang hashtags, manyanita, hashtag junk terror bill, at hashtag bawiin ang kalayaan. Yung term blood, sweat, and pain ay hango doon sa speech ni Winston Churchill. Tandaan po natin, si Winston Churchill ay Prime Minister at the time ng Inglaterra. At panahon ito ng giyera. At itong speech ni Winston Churchill, gusto ko lang pong iparinig sa inyo yung portion na mahalaga. Sabi ni Churchill, "I say to the House as I said to ministers who have joined this government, I have nothing to offer but blood, toil, sweat, blood, toil, tears and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many months of struggle and suffering. You ask,
What is our policy? I say, it is to wage war by land, sea, and air. War with all our might and with all the strength God has given us, and to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalog of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terrors. Victory, however long and hard the road may be, for without victory, there is no survival. Let that be realized, no survival for the British Empire, no survival for all that the British Empire has stood for, no survival for the urge, the impulse of the ages that mankind shall move forward towards this goal. I take up my task in buoyancy and hope. I feel sure that our cause will not be suffered to fail among men. I feel entitled at this juncture, at this time, to claim the aid of all and to say, come then, let us go forward together with our united strength. This speech speaks more about a war against terror, because it was wartime. It was wartime against the Nazis. It was wartime against unspeakable cruelty. And what is the war we are facing now? It is the war against terror. Diba? And Attorney Chel Diokno has the temerity to use a phrase that is so close to what Winston Churchill had been saying as a war against unspeakable crime. I think that what we should see here is the irony of his words. The irony that he should ask that the youth take up this cause, when the cause that we are forwarding is something that is not even very clear to them anymore. The cause here is the war against tyranny, the war against terror, which we have been taking up. We have created a law. It is the most civilized response to an act that is beyond civility, that is beyond humanity. It is a civilized response because we have instilled in this law the respect for our constitution, the respect for our Bill of Rights, the respect for humanity, while at the same time managing an enemy who respects no rules and has no humanity. I think that the irony of Mr. Diokno is to appropriate the words that are more applicable to those who are against being victims again, or being continually victims of terrorism. I think that if anybody who has a modicum of knowledge about history should understand that Mr. Diokno has made a grievous mistake in appropriating what should be the words of all of us against those who would commit crimes against us. Yun lang po, hindi ko matiyas. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Luminous. Ako po si Trixie Cruz Angeles. So, siguro naman, narinig nyo yung magkabilang panic, no? Eh, sabi ko nga kanina, mas maganda ng yung abogado sinagot ng isang abogado. Ayan. So, minsan kasi masyado tayong natutuwa or naliligaw or anumang tawag natin doon sa mga sinasabi ng iba tungkol doon sa mga emosyon na ginagamit nila sa tao. Alam naman nating lahat na ang buong mundo halos ay napunta sa tinatawag na sitwasyon nitong COVID-19. And they're still using everything, no, to demonize the government. That's the only thing I can say. Diba? Politicizing everything. Which is instead of helping, maglatag sila ng solusyon, wala silang ginawa kundi kumuda, pumuna. And katulad nga nung simpleng naging upload ko yesterday, showing what's the difference between activism and terrorism. Malinaw naman siguro kung napanood ninyo. So, if you watch it, it's a short video, di ba? Na ano ba yung sinasabi nilang activism is not terrorism. Wala naman nagsabi ni activism is terrorism eh. Pero kung sasabihin na naghihikayat ka na ng iba, katulad ng kanilang mga banners na sumama sa labang sa digmaang mamamayan, medyo ibang usapan na yon. Siguro naman, sa mga kapwa ko magulang, sa tulad nga na nabanggit ko kanina, apat na bayan natin ang ating mga anak, no? Matuto tayo magpaliwanag sa kanila. Let them be aware. So, there should be always a healthy conversation with our kids
regarding these matters, no? Wag natin itago sa kanila, wag natin silang sawayin na aralin o anuman. If it will be our guidance to help them to understand things. Kasi if you will let them to find the answers of their questions coming from other people, at yung iba na nandoon sa maling daan, oh, ang makakausap nila, trust me, baka sa susunod, kasama na kayo ng mga magulang na sumisigaw ng mga nakaraan regarding dyan sa recruitment na nangyayari sa mga kabataan, sa mga anak nila. So para maiwasan natin yung mga ganung bagay, madagdagan pa ang problema ng bayan, sa mga kapwa ko magulang, please lang, patnubayan ng maayos sa mga bata. Kung may tanong sila, hayaan yung maging open door policy ang sistema sa bahay. Kayo mismo ang sumagot ng mga bagay upang huwag silang malihis ng landas. Yun lang ang masasabi ko. Nakarami na tayong nakita, mga kabataan na napapatay, mga kabataan maagang umahawak ng mga armas, ginagamit sila, at yung mga gumagamit sa kanila nandoon sa ibang bansa, sitting pretty habang nambababae, panayang inom, panayang kain ng masarap, at sila nasa bundok. So, ayaw naman siguro natin ng mga ganung bagay na mangyayari sa ating mga anak. So, ito isang pagpapayo lang, isang paalala lamang. Coming tomorrow, June 12, I hope everybody will not just go there, especially at this situation that we are still under the quarantine for COVID-19. So, huwag masyadong mapusok, huwag masyadong marupok, huwag nagpapauto. No, ang kalayaan ng jajaan ang naging kulang sa ating bansa, disiplina, magmula ng sinabi ang demokrasyang wala ng katuturan. Nasobrahan na nga tayo sa demokrasya, na disgrasya ang ating disiplina. Okay? So again, thank you very much for watching. And this is Dadrick again talking about the reality of life. At katulad na lagi ko sinasabi, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. So to all the parents again, we don't want to see a reality that our kids will be lost in the path because of this calling of these people who's using them, no, our kids, the future, in such situation na maging kontra sa lahat ng bagay na makikita. Okay lang ang kumontra, okay lang ang magsalita, walang masama. Pero katulad nga na lagi yung sinasabi, it will be better to be a constructive criticism than a destructive criticism. Dahil kung constructive criticism ang alam ng isang tao, meron kang inilalatag na solusyon. Pero kung alam mo lang, bumusa at pumuna, tumahimik ka na lang dahil unang-una sa ganyang pag-uugali, isa ka sa problema ng bayang ito. Okay? So don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share, to spread the love and the knowledge. And as I'm always saying, ingat, ingat, ingat sa lahat ng mga kapwa ko OFWs around the world. Ingat, ingat, ingat sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Ingat, ingat, ingat. Para magkakalayo tayo, kampanatagi lang ng ating loob ay malaman ng bawat isa ay ligtas at masigla at malusog. Yun lang ang magbibigay ng lakas ng loob sa lalo sa mga katulad naming OFW na patuloy na lumalaban para sa inyong kinabukasan at para sa inyong kapakanan. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At para sa aking pamilya, Mommy, I love you so much. To my two kids, I love you very much, guys. Maraming 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 salamat po. God bless us all.